Tanggal na. Gagawin ko ngayon ay nanggalin ko yung bumper ko dahil may UP at ikabit ko yung DRL ng cover ng paglamp para subukan natin. Unang gagawin ko ito. Okay. Tapos, siyempre gamitan natin ng jack. Hinakan ko na siya ng jack. Yan. Angat muna natin. Si sugitin ko rito banda. Yung mga tornilyo ng bumper. Sa ilalim, mayroon ka rin siya dyan sa harap eh. Saka dito sa nakalagay, may mga tornilyo dyan na tanggalin natin. Screw. Para safe tayo. Nalangan ko dito. Hindi atras. Hindi naman talaga atras yan. Pero panigurado lang tayo. Kasuhin natin ang kahoy para nailala ito. Tapos i-jack ulit doon sa kabila para pantay. Lung. Angat na siya. Hindi natin mahirapan magsungkit dito sa tornilyo ang screw dito. So dito medyo masungkit na rin. Tingnan natin. Lock ng ano, tornilyo o screw. Dito, ito yung ano lang yung tux, parang plastic. Ito yun. Ito yung tatanggalin ko. Para mabaklas yung bumper na yan. Screw. Medyo angato konti. Ngayon natin konti para bumuka yung lock niya sa lalim. Tapos sumikit ulit. Lock. Yun lang. Okay, pag ang itong tox screw, pag ibalik nyo, dapat naka ano to, kaangat. Pag ibalik. Nakaganyan para pumasok sa butas. Dito, butas. Ayan, pag-lock yan, no? Ayan, pumasok na siya. Tulak nyo na lang. Tagal ko na lahat. Screw dito, tanggal na. Pati sa ilalim, tanggal na pati sa ilalim. Okay guys, once natanggal na lahat, iangat natin to. Yun. Iangat natin yan. Once naangat na to, baklasin natin yung nakatornilyo na paglamp. Naangat na natin to, yung bumper. Yung problema lang natin ay ang yung paglamp na nakakunik. Kasi may wire yan siya. Kailangan tanggalin natin tong screw niya. Tatlong screw yan. Pwede rin naman, ito yung tanggalin natin. Yun o. Kaso, mahirap eh. Thank you.
pwede rin ito tanggalin natin yung pan mismo, pero hindi ko na gagawin yan dahil baka ano, mahirap ano, hawakan. Ito na lang ang pinakamadali. Baklasin ko to. Tanggal ko na lahat. Ito na lang iangat natin. Okay mga ka-desire, tanggal na yung bumper ko. Yan na. Tanggalin, kailangan tanggalin din yung fog lamp. Kasi sasabit. Ibabaklas yung yupi. Busa natin, mainit yung tubig. Kailangan natin to itulak kasi para magatang baklas yung cover. Tanggal na. Yun naman isa. Ito lang yan, oh. Pasok nyo. Alright. Tanggal na yung stock na cover. Yan na. Palit ko yan. Wow. Mukhang pogi. Poging-pogi. Kailangan ipasok natin ito mga ito. Dito. May mga pasukan yan. Wiring set, pasok lang natin dito para maganda na siya kapit mo. Pero kung hindi nyo pero kung hindi nyo kaya, pagawa nyo sa mga marunong. Well, itong sa okay guys, nakabit na natin yung diaril natin, kabilaan ang pag wirings naman yan is ang gagawin ko ay direkta lang siya sa battery kasi para walang hindi na ako mag-splice sa park light at saka turning light, pero hindi ko na ikabit yung turning light niya kasi kailangan mag-splice eh. Gawan ko siya ng sariling switch na ilagay dun sa switch, yung switch niya dun sa ano, may slot doon para sa paglamp. Kita ko sa inyo mamaya. Yung wirings ng DRL. Ito yun guys, magpapagawa ako sa pinsan ko ng fuse. Pero yung DRL natin may sarili na siyang fuse. At saka module ng tawag na ito, yung module. Yung electronic niya. Yung pagkabit nito, dapat nakaganon siya mga idol. Huwag ipaganon dahil pag may matatasi ka ng tubig, maaaring pumasok siya dyan kasi may butas siya. Para safe, ganon natin. Kasi kung pumasok may tubig, pag mabasa man siya, tutulo lang siya sa baba. Huwag ganon. Yung linya ng wirings guys, pinalusot ko na yan doon
Inabit po na siya kanina dahil hindi ko na nakuna ng video dahil may rap doon siya. May guma dyan. Ng mga wirings na dati na sa kotse. Dito yung switch ko. Ito yung switch ko sa diarya. Kamay doon siya nalusot. Doon siya nalusot guys. Yan dyan siya nalusot. May guma dyan. Pwede natin tanggalin. Kayo naman diskarte kung anong gusto nyo pag kabit dyan. Connect ko naman to sa itong yellow para to dito sa dito siya connect. Ito naman itong my eye itong yellow yung palatandaan na yellow kasi pinagawaan ko lang to sa pinsan ko kasi hindi naman ako marunong talaga mag-wearing pero binigyan lang niya ako ng instruction paano magkabit kasi busy siya ito. Ginawa din siya na may fuse. Yung DRL mismo, may fuse din siya na glass fuse tawag nila. Yun yung modular. Okay, kabit ko to. Itong side na to, papuntang switch. Itong may dito yung, ito yung i-connect sa battery. Ito. Saka yung ito namang blue na wire para ito na yung magbato ng kuryente papuntang DRL. Ito kukuha galing battery. Tapos yung black dito sa DRL, ito yung negative ground. Kabito sa body ground dito. Kahit saan, pwede rin dito sa battery. Alright guys, ilaw na siya. Hindi ko makuna ng video dahil ako lang mag-isa. Ito yun, ito yung wirings ko, direct sa battery. Saka kakonek sa body ground. Pwede rin sa dito sa i-connect yung negative. Positive. Okay mga idol, i-plaster ko lang itong wire. Mga wire ng DRL para may balik ko na ng totoong yung bumper. Lagyan na ng tape. Doon na lagyan ng tape. Testing muna natin kung umiilaw ba siya. Atin para sigura sure ball. Hindi mo ulit. Switch on boy. Oh, switch off. On. Okay na, ayos. Secure na natin. Okay mga idol. Na-secure ko ng mga wirings. Yan. May mga tali na. Yan, secure na to. Okay, yan, malug-alug. Secure na. Itong yellow. Para sa turn signal sana to.
Okay. Ayos na. Bastar na siya. Okay mga boss. Nabalik ko na yung bumper. Nakabit na yung DRL. Pero hindi kasali yung park light na dati ko pa nakabit dyan. Yan lang ang masishare ko sa inyo ngayon mga idol. Sa pagkabit ko ng DRL at saka pag yung yupi, hindi ko gano'n nabalik dahil tinapos ako sa tubig kanina na mainit. Okay lang. Yan lang. Thank you. Sa sunod na video ulit. Maraming salamat.